Ecclesiasticus chapter 1. Ang lahat ng karunungan ay nagmumula sa Panginoon, kasama niya magpakailanman. Sino ang mabibilang ang buhangin sa dagat at ang mga patak ng ulan at ang mga araw ng walang hanggan? Sino ang makaalam ng taas ng langit at ng luwang ng lupa, ng kalaliman at ng karunungan? Ang karunungan ay nilikha bago ang lahat ng mga bagay at ang pagkaunawa ng kasinupan mula sa walang hanggan. Ang salita ng Diyos sa kataas-taasan ay bukal ng karunungan, at ang kanyang mga daan ay walang hanggang mga utos. Kanino nahayag ang ugat ng karunungan, o sinong nakaalam ng kanyang matalinong mga payo? Kanino nahayag ang kaalaman ng karunungan, at sino ang nakaunawa sa kanyang dakilang karanasan? May isang matalino at lubhang dapat katakutan. Ang Panginoon ay nakaupo sa kanyang luklukan. Nilikha niya siya at nakita siya at binilang siya at ibinuhos siya sa lahat ng kanyang mga gawa. Siya ay kasama ng lahat ng laman ayon sa kanyang kaloob at ibinigay niya siya sa mga umiibig sa kanya. Ang pagkatakot sa Panginoon ay karangalan at kaluwalhatian at kagalakan at isang korona ng kagalakan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapasaya sa puso at nagbibigay kagalakan at kasiyahan at mahabang buhay. Sino mang may takot sa Panginoon, magiging mabuti sa kanya sa wakas at makakatagpo siya ng dinga sa araw ng kanyang kamatayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ito ay nilikha kasama ng mga tapat sa bahay bata. Nagtayo siya ng walang hanggang pundasyon kasama ng mga tao at magpapatuloy siya sa kanilang mga binhi. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kapuspusan ng karunungan at pinupuno ang mga tao ng kanyang mga bunga. Pinuno niya ang buong buhay nila ng mga bagay na kanais-nais at ang mga bangan ng kanyang ani. Ang pagkatakot sa Panginoon ay korona ng karunungan na nagpapaunlad ng kapayapaan at ganap na kalusugan na kapwa mga kaloob ng Diyos at pinalalawak nito ang kanilang kagalakan na umiibig sa kanya. Ang karunungan ay nagpapaulan ng kasanayan at kaalaman sa pag-unawa at itinataas sila sa karangalan na humahawak sa kanya. Ang ugat ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon at ang mga sanga nito ay mahabang buhay. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagtataboy ng mga kasalanan at kung saan naroroon ay nagpapawi ng puot. Ang taong galit na galit ay hindi maaaring matuwid, sapagkat ang ugoy ng kanyang kapusukan ay magiging kanyang kapahamakan. Ang taong matyaga ay iiyak sa isang panahon, at pagkatapos ay bubuo sa kanya ang kagalakan. Kanyang itatago ang kanyang mga salita sa isang panahon, at ang mga labi ng marami ay magpapahayag ng kanyang karunungan. Ang mga talinghaga ng kaalaman ay nasa mga kayamanan ng karunungan. Ngunit ang kabanalan ay kasuklam-suklam sa makasalanan. Kung nais mo ng karunungan, sundin ang mga kautusan at ibibigay siya sa iyo ng Panginoon. Sapagat ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan at turo, at ang pananampalataya at kaamuan ay kanyang kaluguran. Magtiwala sa pagkatakot sa Panginoon pagka ikaw ay dukha, at huwag kang lumapit sa kanya na may dalawang puso. Huwag kang maging mapagkunwari sa paningin ng mga tao, at ingatan mong mabuti ang iyong sinasalita. Huwag mong itataas ang iyong sarili, baka ikaw ay mabuwal at magdala ng kahihiyan sa iyong kaluluwa. At sa gayon ay ibunyag ng Diyos ang iyong mga lihim at ibagsak ka sa gitna ng kapisanan, sapagkat hindi ka pumunta sa katotohanan sa pagkatakot sa Panginoon, pagkus ang iyong puso ay puno ng pandaraya.